yung adjustment po ng load sensing valve ng high ace masyadong mataas. Kaya konting preno nyo lang po, apat na preno ang kumakapit agad. Kaya nangyayari po, itong backup na preno natin, kapag uminit yung nasa harapan, at uminit din po yung nasa likuran, doon na po yan, alam nyo po na walang kayo ng preno. Doon po lulusot yung pedal nyo. Liwanag ka rin, oh. Oh. Dali naman. Umuopo. Santa Fe, go ahead. Anong model ka, sir? Sariwa, sariwa. Ah, nung nakita ko to, nung binaklas niya, nakita ko to, baka ako sabi ko, okay pa. Tapos nakita ko, ano, hindi pa masyadong, ano, yung punong-puno ng carbon. Tama po yan. Maganda-ganda pa. Tapos tinesting niya yung turbo kanina eh. Okay pa daw. Tapos tinesting yung turbo, tapos kalog. Sobrang kalog niya. Tsaka mapapansin nyo, yung sa inyo, yung turbo nyo, nagpapawis lang dito ng langis. Sa kanya, naglalawa na ng langis. Ito na yung dilid eh. So, basta ganun, wala na, subject for replacement na. Kaya nga, isabi nga ni ano, ni Erwin ba yun? Oo. Hindi kami buuan yun. Kaya ano, minsan sakal na sakal yung shopping. Oo. Kaya madalas yung breakthrough niya na madaling. Oo, oh, correct. Yan ha. Magandang hapon po sa inyo lahat. Welcome po ulit sa Master Garage. Dito po kami sa Master Garage QC. Yun. Ito na naman tayo. So, panibagong learning na naman yung share natin. Ang dami Spanier, o nga. Ito, malupit. Bumili ba ako dito sa 3-cylinder na to? Napakahusay ng performance. 660cc lang pala to, pero lintik-lintik ang tulin. Hindi ako napahiya. So, nakarating na siya ng Pampanga. Nakarating na ng inakit pa namin ng Tagaytay, pababalo sabi. Papuntang San Nicolas, yan, Patalisay, go ahead. Yan, yan. Ngayon, ipahabol ko lang po pala yung about dun sa mga nakaka-apekto dun sa braking system natin. Okay, kung halimbawa, kung malakas ang preno natin pag yung diretso walang laman, okay. Tapos kapag meron ka ng load, dun na nagkakaroon ng problema, parang humihina yung preno. Kasi ganito po, yung rear brakes, ito pong rear brakes, kaya po makakalimang palit ka ng brake pad sa harap, dito makakaisa ka pa lang. Yan, ganun po ang ano niyan, ganun po ang lifespan nito matagal. Bakit po matagal? Kasi po ito ay support brake lang. Yan, support brake lang po ito. Tapos yung brake pads po talaga ang nagtatrabaho dyan. Kapag po hindi na po kinakaya ng brake pads sa harap yung bigat ng preno nyo, saka lang po ito gumagana sa pamamagitan ng load sensing valve. Yan. Ito po yung load sensing valve. Yan, ito po. Yan. Okay. Usually, basically, yan. Basically, makikita po natin yung load sensing valve sa mga SUVs, yung mga bibigat. Ay, wala naman leak. Kasi naka-jack to eh. Yan, naka-jack kasi to, kaya medyo lumabas lang ng ganun. Ito yung hindi nadumihan. Wala naman siyang leak. Dapat kasi nakapasok po siya ng ganun. Okay, paliwanag ulit natin. Diba? Yung load sensing valve po, kalimitan nyo makikita yan sa mga malalaking sasakyan. Mula SUV, yung mga commuters, yan, hanggang truck, meron po yan. Yung mga Porsche F1, mga yan, mga close van. Makikita nyo po, merong load sensing valve. Ngayon po, yung kinokontrol nito po, okay, yung dinadrive nito, yung rear brakes. Yan yung rear brakes. Ngayon po, kapag meron kang kaya tinawag din po yan ng load sensing valve. Kaya kapag po yung load yung sa tapak niya sa paa at saka yung load doon po sa karga. Yan. Diyan din po nag-a-adjust yan. Ngayon kapag ang nangyayari po ganito, kaya once in a while, yan mga sir, dapat po pinapa-bleed niyo po yan. Itong cylinder, pinapa-bleed niyo po yan. Kapag po yan lumalabas dito, ikokonti lang ang lumalabas. Mayroon pong pagkakataon na dito po yung nagbabara. Yan, dito po nagbabara. Kaya pag nagbi-bleed po ng preno, pag nagbi-bleed po tayo ng preno, dalawa sa harap, tatlo sa likod. Ayan, sorry sa tumatawag. Ganun po yan. Pag nagbi-bleed po ng preno, kailangan dalawa sa rear, isa po rito. So, ang gagawin nyo po, bago po kayo mag-bleed dito sa rear,
ito po muna dapat ang unahin nyo. Yan, kasi dito po muna yung dadaan bago po nyo ibabato rito eh. Yan, yan. Or the other way around. Kasi usually, pang mga basic na ginagawa natin, eh dito tayo nagbi-bleed. Yan, dito tayo nagbi-bleed. Para lang po masigurado natin na ito po ay hindi napopondohan ng dumi. Kasi pag napondohan po ng dumi yan, nagkakaroon po ng friction sa loob, yung mga rubber at saka yung dumi, nagtatagas po. Kaya minsan, check nyo po yan kapag meron po yung... Ito rin ang isa sa mga cause na lumulos at yung preno. Yan, kunyari, nakatraffic ka. Diba, nakatraffic ka, nakadepress yung ano mo, yung pedal. Kasi unti-unti pong bumababa. Ayan, check nyo po. Kung ito po, minsan po merong leak. Wala kang leak dito sa apat na gulong, pero minsan dito po yung nagli-leak. Tumutulo. Ayan, tumutulo. O yan, ganun po yung inihabol ko lang dun sa braking system. Ngayon po, ang mga total components ng braking system is ABS. Pag mga bago na, yan. Sa old school, alisin nyo lang po yung ABS. Yan. Sa old school, alisin nyo lang po yung ABS. So, ABS sa mga bago, ABS, rear and front brakes, tapos po, load sensing valve. Ngayon sa NB350, kaya po ganito po kasi nagiging epekto niyan. Ganito po kasi nagiging epekto niyan. Bakit po yung high ace? Okay, nuknungo ka ng lakas ng preno. Kapag pumreno ka, pumapako. Talagang sobrang lakas ng preno ng high ace. Wala na pag diretsuhan. Ang lakas ng preno niyan. Talagang pumapako. Ang NB350 po, kapag pumreno ka po dyan, dumadaos-dos. Ang hina raw po ng preno ng NB350. Papaliwanag ko po kung bakit. Ganito. Bakit naman kapag pababa? Kapag pasulong, kunyari bumaba ka ng, galing ka ng Baguio, Marcos Highway, doon ka napadaan sa Marcos Highway, eh sigurado po yung padaos-dos doon, talagang napaka, you know, steep na, ang haba pang pababa. Yan. Bakit po sa dalawa, sa High Ace at NB350, mas matatag po ang braking system ng NB350 kaysa sa High Ace? Yun, yan. Yan ang mga magagandang tanong. Eh. Bakit po ganun? Bakit mas takot ang mga driver ng naka-high ace kapag pasulong, pababang mahaba kaysa dun sa mga naka-NB350 and mga NB350, sway-sway lang. Diba, relax na relax lang sila. Kasi po, yung adjustment po ng load sensing valve ng high ace masyadong mataas. Kaya konting preno nyo lang po, apat na preno ang kumakapit agad. Kaya nangyayari po, itong backup na preno natin, kapag uminit yung nasa harapan, at uminit din po yung nasa likuran, doon na po yan, alam nyo po na walang kayo ng preno. Doon po lulusot yung pedal nyo. Yan. Uy, bakit lumusot? Yan. Yung pala, nag-overheat na po yung liquid. Hindi nyo na po kayang i-depress or i-hold yung preno sa sobrang init. Kaya po karamihan sa mga naka-high ace, eh, wag na po sana mangyari kahit kanina. No? Yun, nahuhulog sa bangin, na-overshoot. Masalpok, yan, bigla pong, kasi yan, ano eh, biglang mawawalan ka ng preno dyan. Kasi po, ito, nag-init na yung apat na preno mo. Dahil sobra po yung adjustment ng load sensing valve. Ngayon, sa NB350, sabi nila, pag ano raw, diretsuhan naman, ayun, marami rin nababangga. Kasi nga, ang hina naman ng preno nila. Mahina preno, talagang, kailangan makadalawang ganun ka muna bago kumapit. Or malayo ka pa lang, tatansyahin mo na preno mo sa NB350 kasi aabutin at aabutin mo yung nasa unahan eh. Pag bigla kang pumreno. Yun naman po, ang adjustment naman ng load sensing valve niya masyado naman pong maluwag or malayo. Kaya meron yan pong ano eh, meron po yung adjuster. Ina-adjust po yan, yan paluwag or pasikip. Tapos, ganun. So kung gusto nyo kasi lakas ng high ace ang preno ng mga NB350, i-adjust nyo lang po yung load sensing valve. Pa-adjust nyo lang po yan sa mga marurunong. Talagang papako po kayo niyan. Ngayon, ano naman po yung ano niyan, yung consequence? Kapag sobrang lakas po ng preno nyo, pagdating sa mga pababa, dyan po kayo madidisgrasya. Mas malaki po ang disgrasya nyo. Kapag apat na preno po palagi ang gumagana. Diba sabi nga nila, kaya nga apat ang preno niyan eh, dahil apat ang preno. Diba, para apat na po may preno. Hindi po, meron po mga sequence yan. Yan. Kapag hindi po kailangan ng preno sa likod, hindi po yan kumakagat basta-basta. Nakaano lang po ito, naka-antabay lang, pero meron biyak po. Drum brake siguro. Kasi may biyak yun. Nabot. Yun po yung mga pinapaliwanag ni Master. Opo, again, disclaimer po ng Master Garage, magkaiba po yung sharing dun sa itinuturo.
Ayan, sa sharing po, you can pick whatever is, you know, yung good. Tapos pag alam niyo naman pong bad, huwag niyo na pong i-absorb. Ganun lang po yan. Pero pag itinuturo, ibig sabihin po, yun po yung mga dapat niyong gawin. Hindi po. Yung Master Garage po, letting you to analyze and you decide. Ganun po yun. Basta ka po, sinasabi ko lang po sa inyo, yung mga trabaho niyan, yung mga maaaring mangyari sa inyo dyan. Kaya nasa sa inyo po lahat ng decision yan. Kung gusto niyo pong idikit ito, ay adjust sa NB350, yes, lalakas po ang preno niyo na parang high ace. Ang problema mo po pag pababa. Kapag pababa po, mauubos po ito, yung preno niyo. Hindi siya mauubos ha. Ibig sabihin, lalambot po yung preno niyo. Kasi nag-overheat. Ngayon, bakit sa Toyota, okay, once na nag-overheat ang kanilang brake, rotor disc, yung umuoblong, nabebengkong po yun kasi nagliliyab po yun, nagbabaga po yun sa init. Ngayon po, pag nahanginan, doon na po na de-deform. Kaya minsan po, kunyari, yung isang high ace galing ng Baguio, bumaba, ayan, pagdating niya na ng kinabukasan, pag ginamit niya na yung sasakyan niya, pag nag-80 na siya, gumaganya na yung manibela niya. Yan, nabebengkong na po kasi yung rotor disc. Yan po ang issue ng high ace tsaka mga GD engine. Lagi pong yung rotor disc ay nabebengkong. Ngayon, kapag naman po nag-overheat ang inyong disc brake or yung caliper, ngayon po, kapag nag-overheat naman po ito, okay, huwag nyo pong babasain ng tubig. Kasi iba, di ba, napapanood natin ng araw, inihian, binubuhusan ng tubig. Pag binuhusan nyo po ng tubig yan, maaari pong pumutok o mabiyak yung bakal. Yan, maaari pong mabiyak yan. O yan, or pumutok. Yan, yung bakal na yung sa rotor disc. Or kung mag-weld yung dalawa, yung rotor disc at saka yung brake pads. Yan, baka po mag-weld, dumikit. Ngayon, ano po ba ang pinaka-the best na gagawin kapag nag-overheat? Okay, ang gawin nyo lang po, i-park nyo lang po. Tapos, wait lang po kayo ng konting-konti. Ngayon, tapak-tapakan nyo, naka-ID lang po. Tapak-tapakan nyo lang po yung preno. Yan, kasi mabilis naman po yan mag-recover. Yan, mga 20 minutes, makaka-recover na po yan eh. Unti-unti naman po, babalik yung preno, titigas. Yan. Patigas na unang patigas yan. Ngayon, kapag kumakapit-kapit na siya ng konti, itakbo nyo po ng dahan-dahan. Yan, dahan-dahan lang po para malamigan naman, matulungan ng atmosphere, ng hangin, yung rotor disc at saka yung brake drum na lumamig. Yan, kasi po kung hihintayin nyo po talaga yan na totally mag-cold, eh matagal po, abutin po kayo ng mga oras dyan. Yan. So, kung ginagawa po dyan, itinatakbo po ng dahan-dahan lang. Takbo ka tayo. Pero pag hindi pa rin po tapos ang pababa, eh, pahinga na po kayo na matagal. Kasi matatansya nyo naman eh. Lalo na yung Marcos Highway. Marcos Highway po, marami yung nadidisgrasya dyan sa Marcos Highway kasi sobra po yung pababa eh. Na hindi naman siya, hindi naman po siya talagang tusok na sibat na sibat na pababa, pero ang habang pababa. Yan. Diyan po yan nakakaubos ng preno. Tapos loaded tayo, mga 14 packs, 16 packs, 18 packs, ang bigat po ng sasakyan natin. So yung momentum po ng sasakyan ay dire-diretso, tuloy-tuloy po yung puwersa niya. Salamat Master sa tutorial lesson mo. Marami ako napupulot, go ahead. Yan, yun. So ganito po yung naidagdag natin dun sa braking system kasi nakalimutan ko po yung load sensing valve. Ngayon, ganito naman. Diba? Nagkaroon po ng problema yung load sensing valve. Kasi po ito, napakahirap pong hanapan ng parts yan agad-agad. Kunyari, nasa kasagsagan ka ng biyahe, at bigla itong sumingaw, bilang tumagas yung brake fluid, okay, itong load sensing valve. Ano, meron pa po ba tayong way para makauwi? Yan, pwede po. Ang gagawin nyo lang po, gagamit lang po kayo ng T-fitting. Yan. So yung dalawang ito po, yan, itong dalawang, yung dalawang supply po, okay, yung dalawang supply, yan po yung pagdidikitin nyo, iisay nyo lang po yan. Yan, pag pinag-isay nyo po yan, apat na preno na po ang gagana at makaka-uwi na po kayo. Sa kanya na lang po ito hanapan ng kapalit. Ito po yung bleeder niyan. Yan, ayan po yung bleeder niyan. Yan, na parang sa preno din. Yan, so pagdidikitin mo lang po yan, pagsasalubungin mo lang yung dalawang yan, apat na preno na po.
ang mangyayari dyan sa sasakyan nyo. So mga kawit, makakawi po kayo ng matiwasay. Ayan, basta ingat-ingat lang po dun sa mga pababa. Kasi pag pababa, apat na po kasi ang kakagat nyan. Malakas naman po ang preno. Kaya lang po, baka magkaroon ng chance na uminit po yung apat na preno, ang madisgrasya po kayo. Kasi nangyari na po sa akin yan. Ayan, nangyari na kasi sa akin yan sa urban ko. Ayan, ang nangyari, nung inakit ko ng Baguio hanggang doon sa La Presa. Pagdating sa La Presa, lumulus yung preno ko. Paket yun eh. Paket. Sabi ko, todas. Pababa pa naman ang La Presa. Yung La Presa nung araw, Paps. Ngayon po, pagdating ko sa La Presa, doon po lumusot yung preno ko. Ngayon, check, di, baba kagad ako. Check ko kagad yung brake fluid level. Okay naman. Check ko kagad yung mga calipers ko, yung brakes, rear. Wala akong tagas. Pagdating dito, dito siya nagli-leak. Yan, dyan siya nagli-leak. So, ang ginawa ko muna, para makauwi ako, naglagay ako ng T-fitting. Nagpahanap ako sa Baguio. Sa Baguio, marami ng mga utos. So, T-fitting, kinabit ko. Okay, gumana. Ngayon, ito na. Pag bababa na kami ng Maynila, sinara ngayon yung kabila. Oo, yung diversion road. Diversion road. Sa Marcos Highway. Ayun, sa Marcos Highway kami dinaan. Sabi ko, Diyos ko, Mariano. Ang karga-karga ko pa naman. Alam ko na kagad mangyayari, Pops eh. Ang karga ko pa naman, 16. Ang bigat talaga. Hindi kaya ng engine brake, Pops eh, kahit magkwarta ka. Talagang magsi-60, 70. Talagang kailangan sa suporta mo pa rin ng preno. Yan. Ang nangyari, Pops, naaamoy ko na yung preno ko. Susulong na yung preno. Naaamoy ko na sa bintana eh. Ay ko, patay. Sabi nga ng mga pasero ko, kuya, may nasusunog. May sunog. Oo, sabi ko, preno po natin yan. Sabi ko, relax lang. Yo, tapos unti-unti, Pops, kahit anong piga mo, ayaw nung kumapit ng preno, kahit anong diin mo, dala-dalawa, ganun, ayaw. Ginawa ko, pinahinga ko muna. Sir, siyempre, relax ka lang, kung ikaw naman ang piloto niyan pa. Diba? Kailangan dyan kalmado ka, kasi alam mo naman yung maaaring mangyari. Pag alam mo na kagad, Pops, na medyo dumudulas-dulas na yung preno, itabi mo muna. Diba? O, Yossi break muna tayo, mga Pops, ha? Mga sir, CR po muna, hanap ka kagad ng CR doon. Mag-jingle muna kayo doon. Pause ka muna roon, kahit mga 20 minutes. O yan, 20 minutes. Okay, sabihin mo, sir, i-zip lang ako konti. Hindi na pala sila magalit. Eh, kuya, magmamadali kami, pauwi na kami. Okay lang po yun. Okay lang po, ma'am. Eh. Kaya lang mo, problema, antok na po ako. Eh. Yan. Tulugan mo muna, Pops, kahit mga 20 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Ngayon, kapag habang natutulog ka, kunyari, nakapikit ka, tinatapak-tapakan mo yung preno. Yan, hinihintay mo kasi mag-recover yun eh. Yan. Pag nag-recover yun, Pops, titigas siya ulit na parang normal. Oh, pack up na. Okay, go na naman. Oh, diba? Mga kalahati na naman, nararamdaman ko na naman, gumagano na naman sa amoy. Post ka ulit. Makababa lang ng maayos. Pero pagdating naman sa patag yan, okay na yan. Kasi malamig na eh. Yan. Kaya ginagawa ko nun, ano eh, Pops, puro tersera lang. Tersera, quarter. Ang problema, pag... ang problema kasi pag sobra ka ng karga tapos pababa at ginamitan mo ng tersera, eh masisira naman ang transmission o kaya yung makina mo. Pag sobra-sobra yung hinihila niya, yung pinipigil niya kasi pabalik sa makina. Oo, nagpinipigil niya kasi yung RPM. Kaya dapat titimplay mo pa rin. Pag hindi kaya talaga ng isang matinding preno, pasok mo sa tersera. Pag alam mo na naman, bumibilis na naman. Pag hindi kaya ulit ang preno, balik mo sa kwarta. Tapos, preno ka na naman. Hanggang sa lumamig na lumamig to. Pag naagapa mo, marunong ka maglaro ng lamig, ng hangin, hindi ka naman naabutin. Ayun, ang problema ko ngayon.